tayo po ay lumuhod at dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ng aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen ng Antipolo, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat, dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nakatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Maria, Ina ng Diyos,
na kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa maling pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalulhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos ang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang, amin muna natin ating mga nagawang kasalanan, lumapit tayo sa ating mapagmahal na Diyos at hingin muli ang kaniyang awa at pagpapatawad. Sama-sama nating wikain, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang pagkukulang. Mapatubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Langin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga minamahal, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Iyong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahutulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Alleluia, alleluia, ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, habang bumaba si Jesus sa bundok kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga iskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kaniya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinalako po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya ay inilulugmok. Bumubula ang kaniyang bibig at nagangalit ang kaniyang ngipin at siya ay naninigas. Hiniling ko po sa inyo mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito.
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." At dinilangan nila ito sa kaniya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinagpangisay nito ang bata. Anupat napalugmok ito sa kaniya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang Espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kaniyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Makapangyayari ang lahat ng may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako banggabat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus dumarag sa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritu nagpapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kaniya. Nagsigaw ang masamang espiritu at pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya hinawakan niya sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nung pumasok na siya sa bahay, palihim siyang tinanong ng kaniyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Paano kaya natin nasusukatin ang pagmamahal ng magulang para sa kaniyang anak? Paano natin titimbangin ang kaniyang pag-ibig hanggang saan siya pwedeng gumawa para sa kaniyang anak? Nung minsan, pagkatapos ng 6 PM mass, sa isang simbahan, may lumapit sa akin isang tatay. Bit-bit niya yung isang sanggol. Siya'y nag-iiyak. Sabi niya, "Father, ito po yung aking anak. May sakit na. Inilibas ko ng ospital. Tinapat na po ako ng doktor. Hindi na siya gagaling. Ilang araw na lang ang kaniyang buhay." Pinakita nung tatay yung tiyan ng kaniyang sanggol na anak. Meron pang tubo na nakalagay. Tinanong ko yung tatay, sabi ko, yan ba kuya ay nabinyaga na? Ang sabi nung tatay, "Hindi pa po, Father, sapagkat ilang months pa lamang siya. Gusto ko sana siyang mapabasbasan sa inyo. Kaya sabi ko, gusto niyo bang binyagan ang bata?" Umuo naman yung tatay. Kaya yung nandong mga lay ministers at mga lectors, sabi ko, "Sige, kayo ang ninong at ninang ng bata." At doon sa Kristi, nabinyagan yung bata. Ilang araw yung nakakaraan, mga 2 days, nabalitaan ko ay umanaw na din yung bata, yung sanggol. Ano kaya ang pakaramdam ng isang magulang kung umanaw yung kaniyang isang anak? Ang normal na daloy ng buhay ay ang anak ang magbabaon sa hukay, maglilibing sa kaniyang tatay o nanay sa magulang. Hindi ang magulang ang maglilibing para sa kaniyang anak. Kaya kapag nagkakasakit ang mga anak o kaya kapag may binabawian ng buhay, nagdudulot ito ng sugat sa puso ng mga magulang. Ito ang sitwasyon ng isang magulang sa mabuting balita. Mayroon siyang anak, isang bata, naalihan ng demonyo, masyadong pinahihirapan. Ilang galong luha na kaya ang nailuha ng magulang ng batang ito? Ilang mga gabi kaya yung mga magulang na sila ay hindi makatulog sapagkat binabantayan nila yung bata na inaalihan ng masamang espiritu? Binabantayan baka mapahama. Gaano kaya karaming mga pera at kayaman ang nauubos na ng mga magulang ng batang ito maipagamot lamang yung kaniyang anak? Marahil sa kaniyang pinagdadaanan ng kaniyang anak,
Ses na lamang ang kaniyang pag-asa. Noong una, hindi napagaling ng mga apostol ni Jesus. Hindi mapalayas ang demonyo. Ses na lamang ang kaniyang tanging pag-asa. Ang kaniyang pagmamahal para sa kaniyang anak, ito yung nagdulot sa kaniya para magkaroon ng lakas ng loob at lumapit kay Jesus at magtiwala na ang kaniyang anak ay gagaling. Tinanong ni Jesus ang Ama kung may magagawa, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Ibinigay ng buong buo ng tatay nito ang kaniyang pananampalataya kay Jesus dahil nagmamahal siya para sa kaniyang anak. Hindi ba namagit dito sa mabuting balita? Siguro ganun na lang ang kasiyahan ng tatay na ito para sa kaniyang anak na gumaling na sa karamdaman. Ganun lamang siguro yung kaniyang pasasalamat, pagpupuri sa Diyos, sapagkat this time yung kaniyang anak, uuwi sila sa kanilang tahanan, magaling na, wala nang problema. Siguro ang tatay na ito rin ay lumuha din, but this time ang kaniyang pagluha ay luha ng kagalakan, luha ng kasiyahan sapagkat magaling na ang kaniyang minamahal na anak. Paano kaya natin susukatin ang pagmamahal na magulang sa kaniyang anak? Ito yung nakita natin sa mabuting balita. Sapagkat ang pagmamahal, naghahangad ng kabutihan ng kaniyang minamahal. Sabi nga po ay mas radikal ang pagmamahal. At ito yung lagi nating mararamdaman kapag tayo ay lumalapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang unang nagbiyaya. Wala tayong maipagyayabang sa Diyos. At dahil tayo yung unang nakaranas ng pagmamahal, maganda na ibahagi natin ang pagmamahal na ito. Sa loob ng tahanan, paano nakikita ng mga anak ang pagmamahal ng mga magulang? Alam niyo, yung mga millennials ngayon, talagang sila'y napaka-sweet. Kapag may mga okasyon, ipopost pa nila yan sa kanilang Facebook account, social media. Happy Valentine's, Mommy, Daddy, I love you. Mga ganyan, napaka-sweet nila. Ayun nga lamang, matigas ang ulo. Uutusan, anak, maghugas ka ng pinggan. Maglinis ka ng bahay. Wait lang, ma, wait lang. Yung mga magulang, basta ang litid dito kasi sermon. Sabi, papatayin ko yung wifi na yan. Magagalit na. Pero yung pagmamahal ng mga magulang para sa mga anak ay hindi ito matatawaran. Kapag nagkakasakit ang mga anak, ang isa sa mga panalangin ng magulang, Lord, sana ako na lang ang magkasakit, huwag na lang yung aking anak. Lord, ako na lang sana ang makaranas sa kaniyang pinagdadaanan. Kaya yung mga anak na may pinagdadaanan, ang unang agad na naapektuhan, lumuluha, ay walang iba kundi yung mga magulang. Yung mga magulang. Lahat naman tayo may mga magulang. At ito yung ating tatandaan. Sa pagmamahal na naranasan natin mula sa pagmamahal ng mga magulang sa atin, ito din yung ating ipapamana at ibabahagi sa ibang tao. At tandaan natin na sa mga pagkakataon na marami tayong pinagdadaanan, sa pagmamahal natin sa bawat isa o sa pamilya, ito rin yung ating paghuhugutan ng lakas ng loob para tayo lumapit sa Diyos. Ito na rin yung magtutulak sa atin para gumawa ng mga bagay para sa ikabubuti ng ating minamahal. At sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo dahil ang pagmamahal na ito ang nagtutulak na rin sa atin, nagbibigay sa atin ng kalungkutan at sugat ng puso, huwag tayong mag-alala. Ang Diyos na rin ang maghihilom ng mga sugat ng puso. Ang pagmamahal ng Diyos ang magpupuno sa pagkukulang ng bawat isa. Tayo po'y magsitayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kaniyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo
at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumina sa kasamaan. Hayaan mong iyong kabutihan ang siya magliwanag sa amin. Sa kapangyarihan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming mapaglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain na sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainiyo rin. Itaas na Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalugod mo sa kaniya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang magidiri naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili na kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon lahat ng sa kaniya'y nakikiisa ay talaga magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri, sinulahumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo,
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal makaloob na ito pampara sa amin na ay maging katawan na tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ay katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, wa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, at sa pagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipaguni natin yung misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin na sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo mag-isasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig, pusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis sa aming Santo Papa, Francisco naming Obispo, ni Noli na katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlayin, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kabiyak na kaniyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay, dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiunawa namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kahalian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyam mo kami sa lahat. Inhiling namin kami, A Diyos, sa lahat ng masama, paglaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ay pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyo at sumain rin. Puno ng kagalakan sa ating mga puso, bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Si Jesus, ang anak ni Maria, itong kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon.
Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatirapa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso na ibinaba ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalam mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagipa sa Satanas sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Iyoko ang mga ulo para sa pagbasbas. Ang mauwaing Diyos na wa na pumili sa Mahal na Berheng Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang mapaghimalang berhe ng Antipolo, na igawad sa inyo ang kaniyang pagbasbas at kapayapaan sa inyong kaluluwa, pag-iisip at katawan. Ilayo nawa kayo sa lahat ng panganib at kapahamakan, saan man kayo maglalakbay at magtutungo. Palakisin niwa niya ang pag-asa ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, lalo na ang mga pinahihirapan ng COVID-19 virus. Palakasin din niya ang pananampalataya ng mga nagdiriwang na kanilang kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib ngayong araw na ito. Pag-alabi nawa kayo sa pag-ibig at paglilingkod sa kaniyang pinapakamahal na simbahan. Igawad din niya nawa ang pagbasbas sa lahat ng mga imahen, larawan, rosaryo, mga dasal at lahat ng kasangkapang nagpapabanal upang makatulong sa inyong kasalukuyang pamumuhay sa paggawa sa kabutihan sa kapwa tungo sa buhay kabanalan at maghatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At o'y pagpalain kayo at abasbasan mo kapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating balipagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Malayo man ang pinagmulan, susungin ang lahat. Hindi matatakot magipagsubukan, pagkat ikaw ang aming gabay. Mapagod man sa paglalakbay, ito'y liin dahil. Sabay-sabay dumadalangin, naway kami makarating. Patron ng Antipolo, patron naming naglalakbay, patron ng kapayapaan, mapasamin ang pag-ibig mo.